Araw mga kapinto, so welcome to my channel, Gary Construct TV. Ngayong araw po, ipapakita po sa inyo yung tamang paraan ng pagpintura ng lumong. Tara po. Ito. Napipipintura natin yung bubong. Ganda siya. Taas po yan. Bali, step by step po tayo sa pagpipintura. Pagpipintura ng bubong, repaint lang po siya. Atin ay dihinisan naman natin yung bubong para pagpipintura tayo. Maganda yung pagkapit ng pipintura natin. Yan po, maraming kalat eh. Yan. Bali, bubugahan natin siya ng tubig para manilis natin yung mga alulod. Tapos tatanggalin natin yung mga may mga itim-itim. Yan, kikis-kisin natin yan. Maya-maya. Tara po, opisahan natin mga kapainters. Yan po mga kapainters, sinisimulan na po natin siyang bugahan ng tubig para matanggal po yung mga likabok dito sa bubungan. Kaya ginamitan po natin siya ng running water. Babasain po muna natin yung buong bubong para ano, para mabawasan din yung init. Ito po, kinukuskus na po natin siya. Gumamit po tayo ng ano, ng steel wool. Tapos kukuskus doon sa bubungan para matanggal yung mga mancha-mancha. Hindi kasi kaya ng tubig eh. Kaya kailangan talagang kuskusin. Kaya gumamit tayo ng steel wool sa pagtanggal ng mga mancha dito sa bubungan para mabilis natin siya malinis. Kasama pala natin ang ating katropang si Nick Ariarte sa pagpipintura dito sa bubong. Siya po yung lagi kong kasama sa lahat ng project ko. Sa mga gusto rin magpagawa sa kanya, all around din po yan si Nick Ariarte. Message lang po kayo sa Gary Construct Painters. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilinis ng bubong. Ingat-ingat lang din. Kailangan may baon din tayo. Tubig na iinumin kasi medyo mainit talaga sa bubongan. Lagi tayong stay safe para hindi tayo masyado ma-dehydrate. Tapos natin kuskusin ng mano-mano, gumamit naman tayo ng push brush para matanggal naman yung mga pinag-isa natin kanina para mapabilis din natin yung malinis yung bubungan para mas maganda siyang tingnan at malinis na malinis po. Mga kapainters, natapos na natin siyang linisan. Yan po, malinis na po ng bubong, pati yung mga gutter po niya nilinis po namin. Yan po, binugahan-tagan natin siya ng tubig para malinis na malinis po talaga, para kapit na kapit yung pinturang i-apply natin. Yan. Yan po mga kapainters, dapat po talagang linisin natin na mabuti yung bubong bago tayo magpipintura para matanggal yung mga likabok, para kapit na kapit yung mga pintura na ilalagay natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na nilalabas. Maraming salamat mga kapainters. Bali, natapos na natin siyang linisan. Mamaya-maya papahiran na natin siya ng epoxy primer, yung mga parts na may kalawang. Hindi natin siya irekta ng final coat talaga. Iba-primer muna siya para pag na-final coat natin, hindi na nalalabas yung mga kalawang. Shout out sa mga katropa ko na pro painters saka sa mga nagtatalit pintor. Maraming salamat mga kapainters. Mga kapainters, dito naman tayo sa taas ng bubong. Pag-primer na po tayo ng mga parts ng kalawang. Yan po yung mga pa-primeran natin, yung may mga kalawang lang. Hindi natin siya bubuin. Basta yung mga parts ng kalawang, yun lang ang lalagyan natin ng epoxy primer. Yan po. Yan may mga kalawang na yan.
magagamit natin ang epoxy primer, well coat premium epoxy primer white, saka yung catalyst nya. Sa paghalo po nyan, 3:1, 3 parts ng epoxy primer sa 1 parts ng epoxy catalyst. Tara na mga kapainters, mag primer na tayo. Sa pag primer, gumamit lang ako ng baby roller kasi hindi naman natin bubuin yung bubong. Lalagyan lang natin yung mga parts na may kalawang lang, kaya baby roller lang ang ginamit ko para mas matipid sa epoxy primer. Mas makatipid kasi kapag baby roller ang ginagamit kaysa yung malaki. Kaya sa mga nagpipintura dyan, mas tip ko talaga ang baby roller kapag nagpa-primer kayo. Pero kapag malaki naman yung yung papahira ng primer, gumamit talaga kayo ng roller na 7 yung sukat para mas mabilis din matapos yung trabaho natin. Yan po mga painters, na primer ko na. Nakapag-upisa na po ako mag-primer. Tutuloy-tuloy lang po natin yan, lahat na may kalawang lalagyan natin. Kaya natin inilalagyan ng primer para kasi pag nag-final coat tayo, hindi na babalik yung mga kalawang, matatagalan siya. Kasi itong epoxy primer, meron to na anti-corrosion, napipigil sa pagkaroon ng kalawang. Kaya dapat talaga primeran bago mag-final coat. Ganun din kapag kapag bagong bubong yung pipinturahan nyo, kailangan din tagang primeran bago magka-final coat. Hindi pwede yung final coat kagad na hindi pina-primeran kasi walang tiba yung pintura na ilalagay natin kapag walang primer. Dali siyang kakalawangin. Po mga painters, na primer ako na po mula dyan, mula taas hanggang baba. Po primer na natin mga painters. Sobrang irit sa taas ng bubong, kaya ingat-ingat tayo lahat. Inom na maraming tubig kapag pipintura sa bubong. Mga painters, magpahinga muna tayo. Alas 2 na pero napakainit pa rin. Parang akala mo alas 12 pa lang ang tanghali. Grabe yung singaw ng bubong. Talagang tumatama sa balat. Sa mga nagpipintura ng bubong, dala na maraming tubig. Kung pwede, magsuot kayo ng ng overall, long sleeve, gloves, pantalong kayo, sapatos, sombrero, sunglass. Yun nga yung mga hindi ko lang dala. Sayang. Pero mga painters, kailangan na talaga natin ingatan natin yung sarili dahil dito tayo kumikita. Kaya dapat lagi natin isipin yung sarili natin. Bali, ang gagawin na lang natin, magka-final na lang tayo. Medyo pagpapahinga lang muna tayo ngayon, sobrang init. Baka bukas na umaga magka-final na tayo. Puli-puti rin yung ipa-final natin na roof card ng Boysen. Sana magawa natin ng maayos mga ka-painters. Morning mga ka-painters, at kalawang araw po natin dito sa pagpipintura ng bubong. Ngayon po, magpa-final na po tayo. Gagamitin po natin ay ang Boysen roof card. Po mga ka-painters, ang gagamitin natin na Boysen roof card B2520 Summer Beach. Medyo beach po talaga siya, medyo light cream. Light cream po yung kulay niya. Yan po. Yan po yung magiging pilis ng bubong. Ganda po yan kasi maliwanag. Tara po. Finish na po natin. Yan po mga painters, yung kanina po na primeran natin, inspiran muna natin ng kulay na pampifinish natin para para pag na second coat tayo, pantay-pantay po siya. Yan o. Yan po yung napatukan natin ng final coat. Ayan yung naka-primer. So pipintura dito sa bubong, gumamit tayo ng roller na 7. Para kasi medyo naman malaki naman yung
yung gap ng nung bubong, kasyang kasi yung 7 na roller, kaya itong gagawin natin para mas makapal sa kamas, madali tayo matapos. Bubong po, dalawang coat po yan para talagang mas matibay talaga. Salamat sa panonood ng aking video tutorial na kung paano ang tamang paraan ng pagpintura ng bubong. Kung nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe. Gary Construct TV po. Maraming maraming salamat mga ka-painters. God bless. Yun mga ka-painters, natapos na natin ngayon yung project natin na napagpipintura ng bubong. Salamat ako sa mga nagsubaybay sa nanood ng aking video tutorial about sa tamang paraan ng pagpipintura ng bubong. Maraming maraming salamat mga ka-painters. God bless po sa ating lahat.